us, with eternal glory. It's a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Sabay. If we believe that, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong mga salita again. We pray. Ngayong gabi, Lord, salamat at kahit paano medyo kompleto kami, Lord. Importanting topic about how we should be as your servant, Panginoon. Dapat kayo po'y marunong din. Lalo dumating talaga yung pagkakataon na mahirap. Lahat niyan ay dumarating talaga. Wala nga daw madali sa paglilingkod. Kaya sa panahon namin, ay kita namin, ay iba ng klase po yung pahirap, Lord. Nawa ay kami maging karapat-dapat kung parami sa iyong sundalo, Panginoon. Meron kaming goal, may mission kami. Nawa ito yung ma-accomplish namin. But tulungan niyo po, Lord, kami dahil ito nga po sa mga pangihina, physical, spiritual, minsan ay parang hindi kami makakaiba, hindi makakatapos. Nakita na namin iba, disqualify na, Panginoon. Napakarami, Lord. So, nawa makita namin sa ngayong gabi. Tuto kami sa inyong salita, Panginoon, sa inyong katotohanan, sa inspiration, Lord, ng mga lingkod niyo, Lord, Paul and Timothy. Anawa ay kami po'y maging karapat-dapat din. Dumating yung hardness, Panginoon, endure namin to, Lord. At para kami nga po ay accomplish yung aming mission. Sa isip namin ay na ito napaka-importante, ito po'y pinapagawa niyo. Therefore, dapat masakatuparan, Panginoon. Kailangan po, Lord, again, ay pumag- gabay sa aming puso at isipan ngayong hanggang gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Good evening sa lahat. Title po nito is Mahaba. Faithful servants of the Lord should endure hardness. Okay, kasi yan ang tema dito. Kasi sa mga pinaka-highlight dito itong sa 2-2, no? So, inabisado naman natin to. 2 Timothy 2-2. Puro 2. About discipleship yan, no? So, diyan ko sana yung focus, pero nilahat ko na rin. And then, so again, last week, ano yung title? Kanta yun, eh. 2 Timothy 1:12. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. Okay? For I know whom I have believed. So again, may mga kalaban dito po, no? Kinumpara yung dalawang klase ng mga likod ng Diyos. Ito sa Phygilus and Homogenes, ito yung mga ng iwan. Onesiphorus, sa kanyang pamilya, magandang testimony nila. Last week, so ganun po yan, no? So, may dahil problema ni Paul, isa sa mga problema niya, ito mga kapatid, matapos na may iwan. Maraming ganyan, yung nakakalungkot sa ministry. Kaya, maganda naman dito sa Bible, pinakita na sa atin. Hindi tayo dapat ma-discourage to the point na ayoko na, wala ka lang kwenta to eh. Eh, ano nga, si Paul nga mismo, iniiwanan. Kaya ako minsan, nakikita ko sa inyo, either iniiwanan nyo yung gawain, so yan, so either late, hindi ma-attend, hindi nakikinig, sinabi ng huwag gawin, gagawin. Diba? Imagine nyo lang, hirap doon sa lingkod ng Diyos. Diba? Yung iba nga sa atin, kaya walang patience, nakakita ka na ba ng lalo mga nanay? Hindi lagi, ha? Pero, hindi kasi mga bata, kasi talaga nakaka- sabi nga ni Pastor, nakakaan eh. Sabi niya, matutuyo yung dugo mo eh. Ang ano niya lagi. Paano matutuyo yung dugo? Sabi niya, di ba umiinit yung ulo mo tapos sumasabog ka na, parang ganun eh. So, pero kung may patience ka, talagang tatsagay mo yan. Ngayon, yung mga bata kasi maaatindihan mo eh, di ba? Makulit talaga, pero tinitrain mo nga makinig. So, ganun din minsan yung mga anak ng Diyos yan, ha? Pero ang tigas ng ulo. So, ito hindi naman itong mga bata eh. Mga adults na to. So, mandang huli, iniwanan si Paul. So, pero
Maganda naman sa lingkod din ng Diyos. May mga encouragement din. So kaya nabanggit nga rin dito naman yung si Onesiphorus siya kayong pamilya niya. So ganun talaga eh. May mga discouragement, encouragement. So ngayon naman, focus tayo. Itong first half lang muna tayo. Tinitingnan ko yung aking mga preaching dito. Madaming beses na nadaanan to, pero pahapyaw-hapyaw lang. Okay? Pero itong sabi nga siya, 2-2. Very ano. Ito lagi yung verse sa discipleship. Okay? Sabi, discipleship, ligtas na yan. Tinuturuan mo na lang kung paano maglingkod din sa Diyos. Okay? Isa-isa na natin. So, bawat salita po dito, napaka-importante. Okay? So, kaya ang isipin nyo ngayon, paglilingkod ba ako sa Diyos, paano? Okay? Yan, isipin nyo ngayon. Basta nahihirapan ako. Mamaya, pupunta tayo sa sandalo. Nakita na ba yung sandalo? Saan? Lalaki ng chan. Yung iba, may maayos, lalo yung kahit sa pag tinignan mo sa YouTube yung mga matinding training, Pilipinas na lumalabas eh, yung totoo. Ano. Pero isa daw talaga sa mga Pilipino kasi nga, maliba sa yung Scout Rachel, yung Pilipinas, yung dinahalo yan sa mga unit ng US. Siguro, may mga sikretong ano yan. Pero basta parang paiyakan eh. Pinakita pa doon, umiiyak na eh. Kasi gutom ka na, pinalangoy ka pa, tas lulunurin ka pa. Di ba, ang hirap na pagod ka na, tas sasakyan ka nung ano, yung officer. Para lang maasar ka lalo. Di, nakakain ka ng tubig doon. Nakakain nung ka. So, meron nga umiiyak eh. Minsan panoorin natin. Kasi panoorin niya, huwag na. Umiiyak na yung ano. Ano, ayaw ba? Quit ka na, mag-quit ka na. Kaya sa amin dati, kahit na paano, may ganun kami. Dapat nga yung ngayon, mayroon ganun din kayo eh. Kaso na-abuso kasi yan. Pero yun, kaya sa amin, matino naman. Kaso, humina ng humina rin kami na kasi naaawa naman. Diba, sinusuntok eh. Yun ang di ko gusto doon, kaso. May ganun din sa amin dati. Okay lang sana sa dibdib. Kaya mo yan eh. Pag sa tiyan. Titibay ka rin eh. Masa na ba ako? Yan. So yung mga sundalo po, bakit ganun yung training nila? Anong pumunta naman kami dyan sa... Saan yun ay? Dyan yun, sa Camp Kapitbin ba yan? May ano yung diadem dyan eh. Tanay yun. Oh. Tanay ba yun o oh? Ano? Sundalo, yung pinakamalupit daw yun eh. Mga scout ranger nga yun. No? Hindi kami, parang ano lang, tourist lang, pinakapang baril, yun ang ganyan. Pero sila, kaya yung motto nila doon nakalagay, it's better to, sa training daw, mas maganda na mahirapan ka than to bleed in battle. Kasi pag ikaw ay ang hina mo mag-training, mahina ka, pati utak mo mahina, dun sa battlefield, patayan dun eh. So, mas maganda nang sanayan mo yung utak mo ngayon, yung katawan mo, kaysa naman, dun sa battlefield, makikipaglaban ka na, dun mapapatay ka, umpisa pa lang, patay ka na. Di sayang yung pinang-training sa'yo. So, ano pa? Anong ginagawa ng mga sundalo? Jogging. Paano yun? Minsan, gutuman. Kaya minsan nakakain naman sila kaso lahat. Kaya nung sa city mo ganun, jogging, umaga pa, gising ng maaga. Okay, ano pa? Disiplina sa suot, malinis. Lahat eh. Para mabilis ang utak. Kasi lalabang ano pa? Ano pa yung mga in-injure naman yan? Kahit may ingat dati, may exam din yan. Gagatan ka pa. Tapos pabilisan nyo pala yun, pag mabibihis, di... Pag sa umaga, jogging. Anong suot mo? Siyempre, pan-jogging. Tapos bibigyan lang kayo na, oh, sige. 30 minutes, ha? Minsan, binibilangan lang kayo, eh. Magpapalit ka ng damit. Kaya kawawa yung mga babae dun, eh. Oo. Ay kami, kahit saan, eh. Nakakalimutan yung medyas ko, laging sira, eh. So, ano pa? Pabilisan. Tapos yung pag nagkasala ka, nagkamali ka, push up agad, hirap. Yung drills. Ano yung mga drills? Para makita ko, sumusunod ka, mabilis. Ngayon sa atin, sabihin, oh, labas, pasok.
Lingon, kunin mo yan, kunin mo yan. Minsan yung iba sa atin, ang bagal lang. Kita ba yung taong gano'n, ang bagal sumunod. Ah, ano daw, ano daw? Ayun na, ando na. Ayun na. Opo, parang gano'n. So, bawal yun, sundalo. Dapat alam mo na, ano mo na, na-anticipate mo na, ano bang ginagawa mo dyan. Kaya yung drills, yun ang nagsasanay sa'yo para isang sigaw, tas sunod-sunod, sabay-sabay. Kaso, sa arawan. Kaya umitim ako eh. Hindi, matagal na ako. Ito, nakagano kayo, bawal humatching. Eh, siyempre, iba naman, nagpapatawa. May mga loko-loko din sa ano eh. Alam na, bawal tumawa, ganyan lang kami. Ewan ko pa, mat na ganun ako eh. Kaya pag naalala ko, nakukuha ko yung lesson. Ganun pala yun. Kaya disiplina, paggalang mo rin sa commanding officer mo. Napaka-importante sa battlefield kasi pag hindi, patay kayo, pare-pareho. Okay? Ano pa? Drills, sunod, disiplina. So, lahat na eh. Kaya mag-usapan natin ngayon, eh maganda naman dito. Kaya ngayon, naiisip ko, may mga lesson ako naaalala. Pero, ang bira ito. Ang ano nyo doon, kaya mga sundalo ngayon, parang ginagamit sila. Kasi sabi siya, mga police, ginagamit ng mga politiko. Makawawa sila. Eh, ano ba yung kalooban ng Diyos dyan? Paano ba yan? Tulad ngayon sa Israel, di ba? Ang gera ngayon sa atin, Saiwar eh. Kaya puro sa Facebook yan, nasabihin ng Israel. Pray for Israel, kasi kami, Israel kami. So may time pa na, hindi naman lang maisa doon, kasi nga, napakailan ko doon. Meron pa kami, ano eh, pag-pray nyo Israel. Inuubos nga nila yung kalaban eh. So yun nga, ang ano kasi dyan, sinumpaan ng Diyos yan pareho, Muslim, tsaka Hudyo. Kaya hindi matatapos ang labanan yan, kaya huwag nyo silang pag-pray. Pag-pray nyo na maligtas. Men, yung mga andito, may mga ayita yung Hudyo dito. Pero mahirap maligtas yung mga Hudyo. Saka mga Muslim. So, hindi din kayo... So, wag kayo, at least huwag kayong makisakay. Yan ang isa sa mga andito natin gagawin. Okay? Ay, mga Hudyo, mga sinumaling yan eh. Propaganda yan eh. Biroin mo. Ang dami panluloko dyan sa Middle East. So, ba't mo tayo punta doon? Yan, kasi mga sundalo, di ba? So, ginagamit lang sila doon. Nagamit sila kasi yung mga bilyonaryo, sila yung nakikinabang doon sa mga dealings nila sa mga businessman sa Israel. Saka sa Saudi, yun, yung ngayon yan eh. Tapos kala mo yung mga pagkasabi, puro platitudes. Eh, hindi mo alam kung sino susuportahan mo. Nay! Saan na ako? Ayan. Kailangan dyan, ano yun? Saan na ako? Ayan. Ayan yung kalaban. Nakalusot na. Ayan. Sabog. Bata lang. Makakalusot sa atin. Saan na ako? Ayan yung mga sundalo. Meron tayong dapat i-accomplish. Ang problema, nakakawa sila kasi yung gera nila, kaya daw sa US, yung mga ginamit, yung mga Amerikano din, dami nasira ulo dun sa Vietnam War. Siyempre, ikaw, dedicated ka sa bansa mo, ay paglaban ako pa sa aking bansa. Bandang huli, may time kasi na iniwanan sila dun eh. Eh, pag naging POW ka dun, nako, patay ka. Iniwanan sila dun hanggang masira ulo. Iba naman, napakawalan. Kaya diba, namatay. So, gusto ko sabihin doon, yung gera minsan sa sanlibutan, walang kwenta eh. Ginagamit ka lang. Tapos, bahala ka, napapangakuan ka lang. Sige, pag namatay ka yung pamilya mo, ibigyan ako ng ano-ano. Eh, maganda sa Panginoon, sigurado to. Amen? At hindi tayo niya ilalagay sa alanganin. Diba? Kaya naawa rin ako sa mga ibang missionary, pag hindi alam pinagagawa, hindi na-train, hindi sinabi sa kanila dapat gawin. Nandang huli, kawawa, mamalimos, hindi rin maging successful sa ministry, nakakawa. Kaya ngayon, gusto ko sabihin sa inyo, minsan nakikita ko, tinatamad, nako, patay ka. Diba? Sabi siya, pag mahina ka sundalo, so good na, so good. O sige, so good daw eh. Patay ka.
saan mo kumpara yan? Ayan, pag pamilya mo lang hindi maayos, sarili mo, magpapamilya ka rin. Gusto ba yung pamilya mo, ano? Nakakaawa. Anak mo, hindi alam gagawin sa buhay. Gusto mo yung ganun? Ang gagawin mo? Ha? Ayusin yung sarili mo, di ba? Magpakatalino ka. Obviously, ibang bagay, hindi natin kontrolado eh. So, ibang bagay, hindi mo kontrolado, ipagpasa Diyos mo. Amen? Pero yung marami kang pwedeng gawin eh. Yan lang eh. Maging encouragement ka. Di ba? Yung mga, ano, hindi maligtas yung asawa mo, kung sino man yan. At least, ma-save yung ibang tao na gamitin ka ng Diyos. Di ba? Kasi hindi mo talagang maipilit eh. Kaibigan mo yung... Kailan lang may message ako kasi panay ang parinig sa Facebook na kala mo spiritual na ewan. Sip-sip ko lang, ba't sa Facebook? Yung pala may sakit. Hindi na burden din ako. Nung una ayaw kasi medyo ano nga eh, fanatic ko eh. Kasi si Mary ang inaano eh. Di sabi ko, andala siguro every ano, post siya ng post. Di sabi ko, share lang mo to. Sige, share lang kita. Ay, naku, busy ako. Tsaka may community na ako eh. Community. Pero sigurado ka naman sa langit. Ay, naku, wala nakakasigurado. Ibig sabihin, hindi siya sigurado. So, gusto mo ba makasigurado? Hindi ako ano eh. Ito, basahin ko. Hindi, huwag na. Hindi, nakaka-advert din. Ito po yung ano nila eh. Kasi nga, may nagdikta sa kanila niyan eh. May nagturo sa kanila niyan. Kaya, andito na yung kaligtasan, abot kamay na, ano, tinanggihan pa. Next time na lang, bro, patawag sa akin, hindi ka sinabing gano'n. Share ka lang, pamilya mo eh, at tanggihan mo pa. So, kasi nga, mahina. Amen? So, ganun din tayo minsan. Kaya pag-usapan tayo na. In-example muna natin yung mga unbeliever. Pero punta tayo sa atin. Kasi sa atin, pagligtas na tayo, maglilingkod tayo sa Diyos, minsan mahina din tayo. Pag mahina ka, parang sundalo ka, nasapak agad, iyak agad, uwi na ako. Ganun minsan eh. Soul winning. Nasigawang ka lang. Eh, ganun talaga yung ina-expect. Ito kaya yung inaaral to eh. Okay, kaya umpisa natin, sabi niya, thou therefore my son. Be strong! Okay? Naalala niyo sino sinabihan lagi nga madalas sa Old Testament? Una si Moses, pero si Joshua eh. Paulit-ulit yun. Nasa Deuteronomy pa lang, lalo na sa Joshua, inulit pa ulit. Be strong and very courageous. Kasi general siya eh. Sinong kalaban mo pag general ka? Bukod sa kalaban niyo, minsan pati yung mga tao mo. Pag yun, tatakot-takot, aasarin ka. Ang hirap. Diba? Eh si ano nga lang, si DM daw eh, diba? Ano pa lang yan, ha? Ukulele group pa lang yan. Ha? Eh pag mga sunda, pag general ka, yung mga pinapasunod mo, mga matundin yun. Ang hirap pasunodin yun pag mahina ka. Kaya, dapat matibay ka. Amen? Halo-halo na yun. Matalino ka, matibay ka, mapagmahal ka. Babalance mo yan. So again, si Timothy ay pastor to, di ba? Missionary. So kaya sabi, be strong. Kasi maging malakas ka. So lagi siya sabi, paano ka maging malakas? Mag dumbbells ka. Di ba? Pag itong pinapalakas mo, yung spiritual, paano? Pray ka lagi. Ministry, involve mo yung sarili mo sa ministry. Tingnan mo, pag kinukwento dito, ito yung experiences. Eh tayo, hindi naman tayo katulad ng iba, kaya nakakaasal sa iba. Sabi nga sa inyo, nung nag-soul winning kami 2000, 2 years ago, ganun ang kwento dun eh. Sa iba, maniniwala ka ba? Eh dito, every week, hindi ka pa natuto. Okay? Pwede ka sumama, nakikita mo yun, exactly. Yung mga mahirap, diskartihan, di ba? So tayo, dapat maging malakas. Again, para sa inyong lakas, para ma-accomplish mo yung dapat mong gawin. Mahina ka, wala. Hindi mo magagawa. Ikaw pa may sumasaktan. Di ba? Ganun din yan, spiritual eh. Ako, magli-lead ako dyan. Hindi, sige. Sinubukan mo. At least malakas yung loob.
yun, nasaktan. Eh, ayoko na. Hindi na ako babalik. Hindi, negative naman yun. Hindi mo kailangan biglain kasi. Sabi mo, basta hindi ka pa kaya yan. Kaya, kaya in the grace. Ano in the grace? Kasi ibig sabihin, yun yan. Hindi ka pwede, hindi ka naman kailangan magmarunong agad. Di ba? Alam mo yung grace is biyaya ng Diyos. Alamin mo kung ano yung kaya mo lang. At hayaan mong turuan ka ng Diyos. Ganun yan. Yung iba, baliktad ang iba, masyadong mabilis tumakbo. Pag natinig, ano, malalim. So, ganun din. Huwag ka masyado, ako, magiging ganyan ako. Dahan-dahan lang. Test the water, sabi nga nila. Sabi dyan, that is in Christ Jesus. So, hindi yung the grace that is in kung sino man yan. Iba kasi minsan ang inspiration natin, hindi si Jesus eh. Ang inspiration mo minsan, kaya lang pinapakinggan ko na yung pastor na mayaman na ewan. Talagang yung mga comment, amen, amen, galing talaga ni pastor. Ganyan. Pero yung pinakinggan ko, sabi ko, baka may kasakali lang meron akong matutunan. Sablay-sablay eh. Kalat-kalat eh. Iba pa yung si Tanchi, ha? Yaman si Tanchi, di ba? Kaya nabubuo na sa ano kaya. Ang dali naman tingnan sa Bible lang eh. Ay kaso nga, ano ba Bible ni Tanchi? Ha? Iba-iba. Kaya sabi niya, ano sabi niya? Ang kaligtasan ay pananampalataya lang yan. Pero, kailangan may ebidensya yan. At ang ebidensya niyan, obedience. Ang maganda naman yung obedience. Kaso, pag dinagdag mo sa kaligtasan mo, tapos ka na. So, pag hindi ako nag-obey, hindi ako ligtas kahit naman. Eh, syempre hindi. Kasi ebidensya nga yun. Eh. Patay ka na. Anong inaral nun? Ang laki ng church na, tapos ganun yung tuturo. Si Abante naman, ganun din, sa rapture. Sablay sa kanya, sabi ni Abante. Yan kasi sa Israel eh. Titingnan ko lang, baka may alam din eh. Hindi eh. Ang linya lagi niya, sa kanila yung lupa na yun eh. Kaya dapat sa kanila yun. Kaya yung mga Palestinian na hindi mananalo. Sinakyan mo, hindi mo naintindihan eh. Kaya galit sa kanila yung Palestinian, inagawa nila ng lugar eh. Pinalayas nila eh. Eh talagang hindi siya hihintuan nun. History nun, yung mga lolo namin, pinatay niya mga Israel na ko. Tatanim na sama ng loob yun. Eh magkakaano pa yun, magkakadikit yung mga Muslim doon. Patay. Walang hinto yun. So anyway, dahil kong gusto sabihin doon. But anyway, ngayon maglilingkod ka sa Diyos, dapat matibay-tibay ka. Kahit yung mga may ginanay, nako, anak niya, ang hirap dalhin niya sa Diyos. Katulad niya, no? Nag-uusap tayo ng Bible. So, tingnan niya mukha, oh. Kala niya, may power siya, eh. Si Aiden, sinasabihan ko rin to. Kasi nag-birthday to. Ligtas ka ba? Opo. Anong ginawa mo? Ewan ko po. Sarap si Pain. Pero may naalala naman siya. Tinanggap ka po si Jesus. Ay, tama. Sino ba si Jesus? Ewan ko po. Ay, bata naman yun eh. Pero tumututok dapat tayo. Amen? At tulad niya, minsan nakaka-discourage yun. Ayan, si Jamie, may mga nasyaran niya. Tapos tatanungin ko. Ano ba ginawa ni Jamie? Minsan na kasi nakakalimutan. Kaya nga, aniwala kayo, para hindi niya makalimutan, tanungin mo siya. Pag hindi niya masagot, hindi yun maalala. Diba? Ganun yun. Kaya, pastor, ng taong ko na ginagawa to, eh, ganun talaga eh. Eh kaysa naman magsayang tayo ng oras, nag-soul winning ka, tapos hindi pala ligtas. Or nakalimutan lang. Iba naman yung nakalimutan lang sa hindi talaga. Okay? Biblical din yung iba nakakalimot. Diba? Kaya nga kay first dyan. 5:13 eh. Kaya ako sinulat sa inyo to para malaman nyo na kayo may buhay na walang hanggan na. Kayong mga nanampalataya, dahil mga nanampalataya. Okay lang din yun. Pero, ano ba? I-relate natin yung kanina. Ano yung mga, anong mahirap sa maglingkod sa Diyos? Ano mahirap ba yun? Ba't kailangan siyang maging malakas? At sa biyaya ng Panginoon. Kasi inuulit kay Kristo Jesus, ha? Kasi katulad niya, pinapakinggan naman yung Catholic ngayon. Si Pope. Tayo yung magmamahalan. At pag-pray natin ng Israel, eh parang maganda naman kaso, una, plastic yung ka-plastic ka nyo, sinaulo yung mga ka, di ba?
hello, hindi namin alam history, hindi namin alam tinuturo nyo. Kasi iba, amen, amen. Ang daming naloko. So yung biyaya dapat kay Kristo Jesus. Etong ito nga, gusto ko sana share, ayaw. Puro Lord Jesus. Ang daming ano eh, hinasabing maganda eh, pero sablay. Ang gusto kong basahin eh. My Lord, pag ganun-ganun pa siya eh. Pero hindi ligtas. Anong sabihin nun? Yung Kristo Jesus na version niya, ng Catholic kasi, iba rin yun. So, hindi sila in the grace of Jesus Christ. Kunwari lang. So, tayo, hindi tayo dapat ganun. Habang nakikinig kayo dyan, in-internalize yung sinasabi dito. At kung totoo sa iyo yan, ganyan ka ng ganyan minsan, okay naman yun, gusto ko yun, kaso totoo ba? Magkakaalaman bandang huli. Amen? Amen. Yun ang lagi ko nasa isip, pagtitingin ako sa gano'n, sa malaking church. Sablay yung turo, tapos, ano lang eh, pakitang tao. At ayun yung di ko gustong mangyari sa atin dito, ilang taon tayo mag-aaral dito, tapos bandang, anyway, hindi naman ako papayag. Pero yung iba sa inyo, malamang ganun. Nasa inyo yan. Kung di kayo lumalago sa Panginoon, hindi nyo pwedeng itanggi yan. Hindi nyo pwedeng pikiin yan. Okay? Kaya dito na tayo sa 2. And the things that thou hast heard of me. Nakita nyo yan? Ano kaya narinig ni Timothy kay Paul? Eh, tinatake na natin dito yan eh. Kaya kayo ganun din. Kung di kayo nakikinig, naghahanap kayo mga keywords lang dyan at andito kayo para walang masabi sa inyo kung si... Mas, ano ko, tayong dito pag hindi kayo nakikinig. Kasi, Timothy, ano yung mga narinig mo sa akin? Kayo, ano narinig sa akin? Ako, alam ko pag natututo kayo, hindi lang sa panalangin, pero naina, sumusunod kayo at sakto. Hindi yung bandang huli, ha? Naintindihan mo ba to? Hindi mo pala naintindihan. Nakaka-shock eh. So, siguraduhin nyo, pag nakikinig kayo, talaga nakikinig. Okay? Hindi tayo magkakabiglaan. At sabi dyan, among many witnesses, ano yung sabihin ng ganito? Yan tayo, especially mga Kristiyano, tayo, mga lingkod ng Diyos, na totoo ha. Alam nyo ba yung ibang churches, hindi nila ilalagay sa YouTube yung kanilang ano? Kasi nga, gano'n, siyabante, kaya na siya nahiyari. Kasi nahuhuli. Zip-tanchi. Huling-huli. Diba? Yung iba hindi alam kasi hindi rin marunong eh. Pero iba kaya hindi yung ginagawa nung iba na binabroadcast kahit sabi sa Bible, i-broadcast mo. Dapat alam ng mga, maganda example pala dyan, mga kulto, diba? Especially yung Mormon, hindi nila alam eh. Kala mo maganda lang yung building nila. Ano ang ginagawa sa loob nun? Ngayon, nung mga unang panahon, hindi alam ng mga tao kung ano binagagawa doon. Kasi sikreto, yung dami na sikreto eh. At ganyan din yung mga ibang kulto. Pero ngayon, sa internet day, yun, may ibang nag-puslit ng mga camera, kaya nalaman yung mga pinaggagawang kalokohan katatuduhan itong mga Mormon. Talagang may mga kulto silang pinaggagawa ng may mga handshake pa sila, parang paternity na. So ngayon, kaya nga dapat wala ng Mormon ngayon, pero mga tao kasi talaga hindi nag-iisip eh. Okay? So, kaya among many witnesses tayo, ang ginagawa natin, broadcast. Wala tayong minakahiyang aral. Amen? Pag may tinuro ako dito, sabihin nyo sa iba yun, tinuturo ni Pastor, okay lang yun. Dapat nga, sabihin nyo sa kanila. Ay, tatawa na kami, Pastor. Eh. Totoo ba o hindi? Ano ba yung totoo? Ano ba yung hindi? Ano ba yung tama? Kaya sabi dyan, narinig mo sa akin, Timothy, alam mo yan. Gawin mo rin ngayon. Yan ang maganda sa Baptist, kaya ako na-appreciate ko to kasi nga, may mga itong Baptist, kaya nga nagtitira among Baptist kasi ibig sabihin, talagang gusto natin malaman yung totoo at ayaw natin manatili kung mali tayo. Okay? Ngayon, yung mga, mga kulto, ang ginamit nila dyan, yun nga, in-group, out-group thinking, kung alam nyo yun, gumagamit sila ng ganun parang ano, enchantment eh. Kaya hindi umalis sa kanilang tao, parang feeling nung iba, wala tayong choice, parang hindi umalis.
Dito, di natin ginagawa yan. Napansin niya, hindi ko kayo... hindi ko ginagamitan na style na pag umalis ka dito, hindi ka ligtas. Di ba? Alam niyo yan. Alam natin, pang kaligtasan, di natin yung pinang, ano, yung ligtas ka, alam mo yun. Yung ligtas ka talaga. Eh, yung Catholic, hindi ganun, di ba? Iglesia, hindi ganun. Hindi ka umalis dito, hindi ka ligtas daw. Sabi nila. So anyway, dahil gusto sabihin. Kaya ngayon, itong mga bagay na ito, imagine nyo yung mga bagay, kung may natutunan na kayo ngayon, kung ilang taon na kayo dito. May natutunan ka na ba dito? Christian? Christian, nakikita ko, may natutunan talaga. Mabagal lang siya ibang bagay, pero... anong gagawin mo dyan, Christian? Ano, talagang ano ka na, matalino ka na. Anong gagawin mo dun? Bakit? Mali. Nice. Ayun ang nakalagay na eh, di ba? Kaya dito, ngayon, ibang bagay naman, hindi mo ma-share sa iba kasi nakikita mo hindi handa eh. Nga, hindi nagbabasa. Matutuluan kita paano mag-soul winning. Panay absent nga, tutuluan mo yun. Wala. Dapat kabisado mo yung verse. Dapat sincero ka una, ligtas ka. Paano kita tutuluan kung wala ka naman dun? Kaya yun ang kalagay dito, ituro mo the same commit thou to faithful man. So, hindi kanin-kanino. May mga tinuturo tayo dito, minsan, hindi ako umaasa na matututo itong isang tao ito kasi panay absent, iba yung ginagawa, hindi nakikinig, umaayaw, nagreklamo pa, bala ito. Kaya alam ko yung mga sa atin dito kung sino yung mga magpapalain ng Diyos. Okay? So, gusto ko ituro sa lahat sa inyo, kaso, sabi dito, commit eh. Alam niyo ba yung commit? Parang yun yan, madalas kong example yung sasakyan. Hindi ko basta-basta papadrive yan kung ano yung kanino. Dahil isang bangga lang yan, bababa ang value yan, di ba? So yeah, wala pa yan, sasakyan lang yan. Ano yung mga importanteng bagay? Paano yan? Di ba? Magkakatiyo na, eh, si Christian, mahala ka na, pastor ka na doon. Kanina mo, sino ang pastor mo doon? Ewan. Wala, pinabayaan na ako eh. Yung mga ganun eh, hindi mo alam ka, anong ka doon, tatanungin ka, saan ka ba galing eh. Anong klase ba yan si Pastor Ace? Nag-send ang mission na dito, dalawang taon lang, iyak. Tigil na agad. Ano yun? Diba? Kasi sabi dito, yung mga tuturuan mo dapat, siguraduhin mo, mga tapat, kung sinabing faithful. Pag nakikitaan mo ng medyo mahina, sinungaling, wag mo pagkakatiwalaan yan. Amen? Kaya yan, darating sa inyo yan. Kayo din, kahit mga babae kayo, pinag-pray niyo yung mga lalaki, ganun din. Huwag kayong aasa na, isesend kayo, or pagkakatiwalaan kayo ng mga bagay-bagay, hindi ka naman karapat-dapat. Amen? So yan, actually, yung pinaka-message dito, pero tingnan pa natin sa iba. Ito naman kasi yung pop. Didikdik niya dito, kailangan maging matibay ka. Okay? Kasi pag nagtuturo ka na, ang turo dito hindi lang ganito eh. Maganda sana kung ganito eh. Kung ganito lang. Minsan madaling magturo. Bible verse. Oh, ito po ang ibig sabihin ng church. Ito ang ibig sabihin ng ganyan. Hindi lang yun eh. Pag sinabing turo dito yung... hindi lang dik-dik. Pero... ano may tuturoan yung tao? Sa academics, minsan may shortcut dyan eh. Pero itong mga bagay ito, di pwede shortcutin eh. Amen? Kaya nga yan, yung Bible school, basta makagraduate ka dyan. Hindi rin. Bakit daw sa kanila sa who shall be able? So, iisipin mo lagi, anong klaseng tao ba to? Kaya niya bang magturo din sa iba? Ayan. Kaya yung ibang mga, binabasa ko na naman yung story ng Baptist, no? So, yung iba daw, kaya naghiwa-hiwalay. Iba naman, sobrang intelektual. Iba naman, sobrang wala naman. Okay na yan. Basta sumisigaw. Okay na yan. Basta mag-quote ng Bible verse paulit-ulit. Okay na yan. Amen! Amen! O yan, suporta. O, umalis ka na. May mga ganun din. Maniwala kayo sa hindi. Natawa kayo. Pero may mga ganun. Mayaman na eh. Saan natin gagamitin yung pera, pasto? Ayun, isend muna siya. No? Para lang masabing meron tayong sinend. Dapat iniisip mo kaya niya ba? Hindi ba yan iiyak sa ministry? Na masabihan lang ng ganyan, ayaw na. Medyo paandaran lang ng usinong politiko. Ah, sarado na kayo!
Wala kayong bakuna. O, sige po, sige po. Okay, ano ba? Ano ba yung ginagawa sa iba? Ito na, so umpisa na natin. Umpisa na tayo, kala natin. Umabas, no? Kaya sabi, thou therefore, okay, kung kailangan mong i-commit sa mga faithful man, yung magkaroon ka palang na maayos sa tao, napakahirap na eh. Iyakan na yan eh. Katulad dito sa atin, marami na nagdaan dito eh. Dami na. Naalala ko, pag titignan ko yung mga picture, nasa na nga ba to? Joker pala din ang tawag ko dyan, mga joker eh. Nasa ministry ko nga eh. Mga wala, magdadahilan. Ay, basta ano eh, hindi pala, masyadong malayo eh. Ah, masyado. Hindi ko kaya dyan, pastor eh. Ito na ha, so para mga sundalo, ano dapat ang gawin mo? Ano yung hardness? Anong title ulit natin? Ano? Faithful servants of the Lord should endure hardness. Kung gusto mo maglingkod, dapat asahan mo na may mga mahirap na bagay. Pag sinabi hardness, kaya nga banggit ko rin sa panalangin, sa panahon natin, wala tayong hinahataw dito ng ano eh. Diba? Kaya yung kailangan mong katigasan ngayon, yung ano, yung manindigan ka sa katotohanan, kahit asa-asa rin ka, na parang wala kang kakampi. Kung ikaw ay mabuting soldier, okay, hindi ka soldier ni pastor, ha? Hindi ka soldier ni Baptist, siguro doon mo soldier ka ng Panginoong Jesus. Ang dami yan kasi kahit yung mga Baptist ngayon, minsan may pina-follow sila. Kahit nakita nilang mali, yun na tinatawag natin siya, Calvinist, yung mga Rachmanite, Baptist yung Rachmanite, Baptist eh. Naku, talagang tatayuan nila kasi yun na, ano nila, na-inculcate sa lang utak eh. Basta tama to si Rachman, kahit anong mangyari. Pag na-encounter mo yung mga yun, ang sasabihin lagi sa'yo, sinasabi mong mali si Rachman, ang tagal niya naglingkod sa Diyos, kahit si Billy Graham, so, ah, mas matalino ko ba doon? Talino, ang dami sinulat na libro doon. Eh, totoo naman kasi sinulat. So, ito ang pinag-usapan natin, doktrina, ano yung tama at mali. Sasabihin mo, maraming sinulat na libro. Ano yun? Ito, anong tinuro sa'yo? Ito, pag-usapan natin. Ganun din kay Billy Graham. Kwento pa yung isang sinabihan ko. Ako, naglingkod dyan. Nakasama pa ako sa isang crusade dyan. At ang daming naligtas doon. Paano mo sabi ligtas eh? Iba nga yung preach niya ni. Ang sabi naligtas. At ang ginagawa ni Billy Graham, pag, kunwari, ano ka ba? Kunwari, lumapit ka, nag-pray kayo. Ano ka ba, Catholic ko? Doon ka na sa Catholic. Doon ka pa rin. Ganun daw yun. O paano, ligtas ba yun? Niloloko niya yung mga totoong Baptist. Sa totoo lang. Ngayon yung iba, hindi matanggap yun. May pinaandaran na sila kesyo na mahal na mahal daw ng mga tao si Billy Graham. Tapos ikaw, hindi. Naasahan mo. Kaya mo ba yon maging matibay? Na ikaw lang yung mag-isa na tumatayo sa Bible? Na sa trabaho po, CCF yung ano mo. Oh, tatayo mo ba yung King James? Napakahirap minsan nun. Pero dapat. Okay. Ito yung magandang illustration niya dito. Kaya nga sabi natin kanina, sundalo. Ang sundalo, pag yan ay sinugo, kakalimutan niya lahat, pati pamilya. Hindi makakalimutan, pero ibig sabihin, wala ka ng time sa pamilya mo kasi ilalagay ka nga sa nasa Mindanao. Hindi mo magbakasyon, hindi. Kasagsagan ng laban, eh. Diyan ka lang. Kaya sabi dito, pag yan ay nasa gera, wala daw na nasa gera, walang sundalo na... Ang sinabi yung tanggilit, alam mo yung tanggilit, yung parang ito, mga bata. Kaya pag nag-uturo na tayo dito, nag-aaral tayo ng Bible. Tigil-tigilan nyo muna yung cellphone. Okay? Ngayon, yung utak nyo, baka dito kayo, pero nasa, ano yung level na ako? Alisin mo muna yun. Actually, talagang alisin muna. Kung naintindihan yung ginagawa natin, nasa gera tayo, nasa utak mo, pag sinabing entangle, ano yan sa Tagalog? Naka, parang palupot or nakatali ka eh. Nakatali ka sa laro, nakatali ka sa pangarap mo. Yung iba, ganyan. May pangarap ako. Kahit itong sabihin ng Diyos, ito yung pangarap ko eh. Ano ba Diyos mo, pangarap mo?
So pag sundalo ka, tayo, mga sundalo tayo bilang lingkod ng Diyos dapat, kung lingkod ka ng Diyos, gusto maglingkod ng Diyos, dapat hindi kayo nakatali sa kahit ano pa yan. Sabi dyan, oh, with the affairs of this life, ano yun? Yung nga, trabaho, pag-aaral, pangarap, pera, ano, abroad, ano mga ano, affairs of this life. Even mga, yeah, mga malati sa buhay. Maganda ng malati sa buhay, para paano nga kung nagkamali na, pagpapalit mo yung Diyos, amahal mo sa buhay. Ano pa yung affairs of this life? Kaibigan, di ba? Ano yung uso ngayon? Ano, hindi na uso pastor yung King James eh. Doon na ako kay Peter Tanchi. Eh sabi din naman niya, the Bible! Dapat alam mo yung Bible! Sabi ko lang, anong Bible? Eh syempre iba to, amen, amen. Ano ba yung mga umaalipin sa atin? Yan. Pangarap, pera, kaibigan. Iba, kaibigan eh. Kailan lang, inaano ko na naman yung kaibigan. Kasi, oh, ba't naalala ko na naman yan? So, tinitingnan yung usapan namin. Medyo naiiyak nga ako eh. Kasi doon mismo, sineshare ko siya. Sabi, ay, saka na natin pag-usapan yan. Ayun yung hirap eh. Saka na pag-usapan, ano, pag namatay ka na, paano? Kasi yung kaibigan natin, yun yung tawag dyan, parang nagkatali sa atin, di ba? Salamat nga si Bad, nakawala sa kaibigan ito. Wala tang kaibigan ito. Yun ang maganda, di ba? Ako, may kaibigan ako, talagang ano, solid kami. Sabi nga sa inyo, di ba? Pag nag-usap kami, pambabae lahat ang bag natin, ha? Mga mintang ano, meron di, ano, usapan natin, eh. Hindi mo dapat yan, hahayaan na alisin ka sa kalooban ng Diyos. Eh, kaibigan ko eh. Wala ka na ibang kaibigan. Ito yung kaibigan mo sa church, eh, ayoko dyan. Eh, ikaw may problema. Kung inaayawan mo yung dinadala sa'yo ng Diyos, laki ng problema mo. Kaya sabi dyan, again, nabalik tayo sa itong, tinutukoy niya dito ang illustration niya, sundalo. Ang sundalo, pag dineploy yan, ang iniisip lang niya, yung mission niya. Mamatay ba ako? Hindi, kailangan yung mission ko maigawa ko. Okay? So, huwag mo na isipin muna yung asawa mo, yung future mo, pati anak mo, huwag mo na isipin. Para that he may please him, that chosen him to be a soldier. Ngayon tayo mga lingkod ng Diyos, ang namili sa atin ang Panginoon eh. Yun ang gusto natin i-please dapat. Alam niyo yung please, pasayahin. Kaya pag alam mo, magagalit sa iyo ang Diyos, ayaw mo nun. Iiwasan mo yun. Ako, pag ginawa ko to, magagalit yung Diyos sa akin. Pag nagpalit ako, pag, ano ba, suot ako ng maigsi, simple pa lang yan, ako. Ano ba? Ang dami niyan. So, inisip mo dapat kung paano mo i-please ang Panginoon. Pag may mission ka, soul winning, nako, mahala na sila dyan. O di bagsak agad, tuwa bang Diyos sa'yo? Puro ka na lang failure. 10 years natin inaaral to, wala pa rin. Hindi siya mapi-please. Lalo na pag puro ka excuse. Ang sundalo, pag sabi, oh, kailangan, sakupin nyo to. Kailangan gawin nila yun. Okay? So, dahil dapat ganun din. Eh, maganda naman sa atin, hindi mo tayo pinipilit eh. At your own pace nga eh, di ba? Talagang mahirap, hindi ko mo kabisado. Hindi ko pa kabisado yung Romans Road. Ilang verse lang yun. Ano, hindi ko kabisado yung, ano yung una? Romans 3. Yung iba, yung naglalabo-labay. Pero sa atin, yun ang umpisa doon. Dapat Romans 3.10 muna, tsaka 3.23. Kasi, kailangan mo malamang kasalanan. Hindi ko kabisado eh. Ilang salita lang yun eh. Kahit natutulog ako, kaya ko i-quote yun eh. Alam mo yun? Ay, naku. Na-type ko pala. As it is written, there's no righteous, no, ay, nagkamali na. There's no one righteous, no, not one. There is none righteous, no, not one. Nahirap ba yun? So, yeah, so dapat maging masaya yung nagsugo sa atin. Ginawa ka ng Diyos tapos wala kang gagawin. Talo ka pa.
negative ka pa, salit na mag-encouragement ka, ikaw pa yung kinatisuran. 10 years na Baptist Church, Discerning Word Baptist Church, bandang huli, anong ginawa? Nakaakay ba ng kaluluwa? Hindi po, yun. Ang ginawa niya sa church, kahihiyan. Gusto mo ba yun? Hindi ka na nga sumunod, hindi ka na lingkod, kabaliktadan pa yung ginawa mo. So sana huwag ganun. Meron bang ganun soldier? Meron. Kinampihan yung ano, parang basketball, di ba? Tanga-tanga eh. Ito, makakashoot na ako. Nag-shoot sa kalaban. Pag sundalo naman, sige po, so good tayo. Ito, ikakampi natin yun eh. Ba't umi na rin? May ibang ganyan, sa church, ganun eh. Ang dami-dami nga awayin yung kapatid pa, si pastor pa. Ano yun? May mga ganun, panira. Tuloy natin, if a man also strive with mastery. So ito naman yung mga atleta daw, yun ang ano dyan eh. So kinukumpara na tayo bilang isang sundalo, pwede rin isang atleta, alam nyo atleta. So yan yung mga mababaw nga yun. Pero sabihin natin magbibigay tayo ng karangalan sa bayan. Sabihin natin totoo yun, imagine muna natin ng konti. Kasi nga naman, kasi pag magagaling pala yung mga boksingero dyan, mga Pilipino magagaling pala, di ba? Nainiwala sila dun eh. Kaya nga kahit mga pastor, yung usap si Pacquiao, puro gano'n ng ano eh. So imagine nyo yung boksingero na lang. Panandalian lang naman. Paano nagiging magaling na boksingero yan? Nga sabi dito. Sabihin, training yan, di ba? Disiplina sa pagkain, sa tulog, sa training, di ba? So, kinukumpara tayo doon. Okay? Pero yung mga yun, wala kang kwenta-kwenta, pustahan lang yun eh. Kamunduan, di ba? Tayo, ano yung, imagine mo tayo, paano tayo mag-training? Ganun ulit. Bible reading, pray, yun yan, makikinig kayo. Makinig talaga, makinig. Intindihin. Basta, di ka naman, sundan mo ulit. Kaya kinuulit-ulit din eh. Kung hindi ka pala nakasunod, parang ayaw mo na nun. Tagalog, English lang naman tayo dito. At yung mga bata, pag nangitignan ko kayo, ano kayo maintindihan ni Julia? Diba? So, intindihin mo. Strive for mastery. Kung ano yung dapat maging master mo din. Soul winning, ma-master mo yan. Verse, memory verse. Pag nakabisado mo na yung verse, intindihin mo rin. Ina-explain naman eh. Okay? So, pero sabi dito, yet is he not crowned except he strive lawfully. So, pinasok niya idea na minsan talaga kahit saan, may dayaan. So, kahit sa ministry, alam mo, ang dami na ikinig sa akin, Billy Graham. Ano, spiritual si Billy Graham? Eh, ba't ang dami na ikinig sa kanya? Ay, kasi kinumuntsaba yun eh. Kahit yung mga Katolik daw doon, kinakausap yun, papuntahin nyo dyan yan kasi kakampi natin yan eh. Kahit Baptist siya, kakampi nila yun eh. Alam nyo ba yun? Yeah, pinapunta doon, kahit mga Katolik, mga Pentecost, ayun, mapuntahin nyo dyan, makikinig kayo Billy Graham. Tapos si Billy Graham ngayon, o ilang libo ba ito? O, record, isang Baptist preacher, ilang libo ang nakinig sa kanya. Eh, kahit si Vice Pangit, dahil nakikinig sa kanya eh. Pilitin lang, hindi yun automatic accomplishment. Men, tanong, ligtas ba? Hindi, ang dahil tumanggap eh. Tama ba yung tinanggap nila? Yung tanong. So, ganun din tayo ngayon. Kung ikaw, nagpapaka-master ka dyan, soul winning, hindi yung ano lang, yung dapat tama. Okay? Tama yung finish mo, talagang katotohanan, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka nagkontsabahan. Okay? Nangyayari din kasi yan. Dito yan, si Abate, nag-ano din yan dati. Ang dami nilang binayaran daw dun, sabi ni Pastor. Yung mga walang pamasahe, sige, kano pamasahe? Anong kailangan nyo? Ganun. So, yun naman yung maganda. Kaso nga lang, ngayon ko na naman, yung post-teacher pala. Kaya yun ang masaklap. Kasi yung mga pastor, no, nag-uusapan pa ng ano, puro pera pala yung pinag-uusapan. Kaya, itong mga to. Nakasunod pa ba? Sino na antok? Enjoy mo yan. Nahirap pa ba yan? Next naman.
The husbandman that labeled as another soldier, athlete, ngayon naman, mga... Sinong nagtatanim dito? Daddy. Mahirap bang maging farmer? Pag nasubukan, napakahirap, di ba? Kailangan mo yung talino, tiyaga, syempre ng lupa. Sabi daw, the husbandman that labored must first be partake of the food. So ito naman, ang sinasabi naman niya dito, yung iba kasi, mamaya sabi niya din yung injure kasi, ibig sabihin yung iba, ayaw, ano ito, si Brad, gusto maging mekaniko. Ayoko madumihan, ayoko humawak ng langis. Eh ako, alam ko na dati yun, kaya ayoko din yan eh. Kaya ngayon, parang gusto ko eh, kasi dito, kahapon, naghahanap ako ng gagawa dyan, wala. Hindi sayang oras ko. Pero yung ako nang gagawa ng ano dyan kasi ang hirap yung maghanap ng ano. So hindi pwedeng hindi ka kung ano ka, mekaniko ka, hindi ka pwedeng hindi malalagyan ng langis. Eh yung langis pa naman pag kumapit sa'yo yan, ang hirap pa. Pero kailangan kung ano ka, mekaniko ka. Ngayon, pag ikaw ay nagtatanim ng mangga, hindi ka pwedeng hindi kakain ng mangga. Yan ang sinasabi dito. Okay? So ngayon, sa paglilingkod, hindi ka pwedeng hindi mahihirapan. Okay? Kasi sabi, consider what I say in the Lord, give the understanding all things. So isa sabihin, mainig ka! Ano ginagawa sinasabi niya kay Timothy, oy, mainig ka. Baka basa ka lang dyan, hindi ka nakikinig. Remember that Jesus Christ, so napasok si Jesus kasi lagi nga siyang example natin, di ba? Ano ba si Jesus? Of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. So, automatic na yun, hindi siya basta-basta na buhay magmuli, di ba? Siya ay pinahirapan. Kaya ganun sabi dito, wherein I suffer trouble as an evildoer, even as unto bonds. Okay? Alam niyo naman si Paul, di ba? Na, ano yung bonds? Na kulong siya, na gapos siya. Para siyang isang masamang tao. Okay? Alam niyo yung Book of Acts, di ba? Ginulpi siya, kinulong siya. Ano ginawa nito? O di, tanungin mo. Ano bang ginawa mo? Nag-preach ako ng God. Ha? Ba't ka ginapos? Sabi, takam-takay si Felix at si Festus eh. Hindi naman dapat itong ginagapos eh. O ba't ganun? Kasi nga, yun ang sinasabi ni Paul, dapat asahan mo na yung pag totoong lingkod ka ng Diyos, asahan mo na yung minsan talagang mamaliin ka. Ba't kaya ayaw nila sa akin? Wala nang ginawa masama eh, kasi lingkod ka ng Diyos eh. Di ba? So, ganun sinasabi ni Paul kay, ano, kay Timothy. Hindi lagi yung, ano, hindi laging magulpi. Minsan, masakit lang sa puso, eh. Ganyan, ganyan. Eh. Dapat hindi ka, ayoko na. Ang hirap na maging preacher. Biruin mo. Sabi ko, ano tayo? Ano yung pinipish natin? Hindi requirement ang mag-repent sa inyong kasalanan para maligtas. Eh, sabi niya, huwag ka daw mag-repent, eh. Sinungaling, pag sisinungalingan ka, gusto mo ba yun? Siyempre, mahirap. Pero kailangan mong tiisin. Hindi masyado kang nawalan ka lang ng friends eh. Iyak ka na. Okay? I said, therefore, I endure all things. So, lahat yan, hindi nyo binanggit dito yung iba. Pero alam na natin yan, natapos natin yung acts eh. Panglalait, yun nga, physical, talagang physical siya eh. Ginulpi siya eh. Gusto nga siyang patayin, ikala nga, patay na siya eh. Pero minsan yung yun, mga false teacher, false doctrine, false brethren, kailangan mo yung endure. Nakakinig pa ba kayo? Hindi, mahirap minsan. Actually, yan, makinig yan eh. Basta nakakantok naman eh. Labanan mo. Ano yun, paano mo na-expect na matututo ka? Ay, download mo lang sa utak mo. Sana may ganun eh. May pelikula lang ganun eh. Obviously, hindi totoo yun. Sinaksak lang yung ano niya dito. Hey, marunong na ako magkarate. Oh, marunong ko ba magpalipad ng aeroplano? Ano, matututo. Ito, saksak. Uy, marunong na ako. Hindi tayo ganun. Marunong na ako mag-soul winning. Hindi yung nakinig ka lang ng seminar. Hindi pa, subukan mo ulit yun. Makikinig ka, subukan mo. Ulit-ulit. Hanggang matutunan mo. So kaya kailangan, kung anong kasama ng trabaho na yon,
enjoy mo yun, laiting ka, asaring ka. Yan, katulad dito sa atin, na-attend niya na sa'yo, tapos bilang wala, nasan na yun, nasan na yun? Sakit pa mo. Ayoko na. Diba? Kailangan mo enjoy yun. Ito, nung kala ko, totoo to, hindi. Kung naka-isang daan kang ganun. Diba? Ang sakit sa puso nun. Ayoko na. Ayan. Kaya sabi niya, enjoy mo yun. Bakit? Para sa mga elect. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga ligtas. Kaya lahat yan, share-sharean mo. Pag na-sharean mo yung mga naligtas, okay, naligtas na hindi mo alam kung sino magpapatuloy sa Panginoon. Hindi mo alam kung sino ilalagay dito sa church. So, kaya, tiyagain mo lang. Napakahirap, no? Hindi, may kilala ako, ganun lang ginawa lang nila. May gimmick sila eh. Maganda yung ano, nang binabola yung mga tao. May mga, ano yun, pare-pareho yung script niyan eh. Pareho-pareho yung mga script niyan. Kaya paano hindi ka mag-stay sa CCM? Eh, sabi mo naman, kung hindi ka nag-obey, hindi ka ligtas eh. Siyempre, maglilingkod na ako, di ba? Pero hindi totoo yun. Gagawin ba natin yun? Tuturo natin kahit hindi totoo. So, hindi. So, hayaan natin yung ay, umalis, hindi sumunod, bahala sila. Ituro mo lang yung tama. So, yung ginagawa daw ni Paul yun, at tayo din dapat para sa mga ligtas. Okay, para sila yung maligtas. Okay, tatlong verse na lang. It is a faithful saying, ito na naman, about being, yung endurance nga, no? Paano mo, katulad nyo na, si Christian na lang, ha? Paano ko tuturuan si Christian na maging tapat sa Diyos, eh? Baka nga hindi sanay ito, bata pa, nag-iisip ng ano to, pag nahirapan to, ayoko na dyan. Ba't ako dyan? Doon nila ako sa maraming friends, kunwari. Diba? Paano ko gagawin yung kay Christian? Tsaka naalala ko na natin yung mga sundalo, di ba? Alam mo, pag sumugod kayo doon, alam din nila, mamatay sila. Malaki yung chance. Eh, ba't sila susunod sa'yo? Di ba? O sige, ito kailangan nating gawin, ha? Kailangan mapatay natin yung mga kalaban natin. Kaso, baka mapatay din tayo. Hindi, ano naisipin yun? Ano sasabihin mo kay kayo leader? Kaya iba sinasabi nila, anong ginagawa? Pag namatay sa battle, yung mga ganun eh. Karangalan natin mamatay sa battle. Yung mga ganun. So, yun, ganun pala. I-design na rin nila yun. So, in a way, minsan lokohan yun. Pero minsan totoo din. Kung totoo na, kung natin tayo, sasakupin tayo China, pag di tayo lumaban yung mga anak natin, aalipinin. Anong gagawin natin? Kung matino ka, lalabang na lang. So ngayon, dito naman, pag hindi tayo naglingkod sa Diyos, ang daming hindi maliligtas. Okay lang ba sa inyo yan? Okay, depende sa inyo kung mahal niyo yung kaluluwa, di ba? So dapat hindi. Kaya sabi dito, dapat para mga sundalo, bilangin niyo yung sarili na patay na kayo. Yun yun. Kaya hindi ka na matatakot mamatay, patay ka na eh. Di ba? Tsaka kung ligtas ka, matatakot ka ba? Eh, hindi tayo namamatay ka, ligtas ka naman. Kaya sabi, it is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. So, una, siguraduhin mo ligtas ka. Pangalawa, if we suffer, we shall also reign with Him. Ibig sabihin, pag ang Diyos nang naitaas at naghari na siya, sino yung magiging official niya sa palagay niyo? Totoo to kahit saan. Ito mo to, may nangangapan niya dito kanina eh. Butang tsatsagaan niya mga yan, yung ibabayaran niya. Pero ibang iniisip niya, pag nanalo yung aking manob, sino ilalagay niya? Sino mga makakatulong niya? Di tayo, ganun yan eh. In a way, hindi masama yun kasi tinulungan mo siya eh. Diba? Sana matitino, diba? Ngayon, sino yung pwede natin, dapat natin paglingkuran na siguradong reward, siguradong matino, siguradong di kayo iwan, at kung ano yung pinangako niya, makakamtan mo, sino yun? Yun ang, tsaka sigurado po siya eh, sigurado siyang magre-rain, mamatay man tayo, sa langit tayo, later, babalik tayo dito. Bibigyan tayo ng katungkulan. So, hindi ka matatakot ka ba sa buhay mo? Eh, baka mamatay ako dyan eh. Baka pakulong ako dyan eh. So, kung alam mo na patay ka na, mamatay ka na, ligtas ka naman, dapat maglingkod ka sa Diyos. Okay? And then, yung suffering, huwag mo isipin yung suffering ngayon. Ikaw naman ay mag-rain. Maghahari. Sinong gusto maghari dito?
Gusto mo maghari? O laging tagasunod ka na lang? Ha? Anong mas gusto mo? Ikaw yung naghahari o ikaw yung sunod ng sunod? Ikaw? Ikaw? Naiiyabang niya pala eh. Yung iba, ganun eh. Pero okay na maghari kung tama yung paghahari. Diba? Katulad niya, Israel, yan ang ano, puro kwento ngayon eh. Sabi nila, okay lang patayin nyo kasi eh, hindi naman sila yung taga, yung Israel, sa Israel talaga yan, sa mga Hudyo yan eh. Naglulokohan na sila ngayon doon dahil maraming naluloko. Hindi totoo yun. Ang Diyos na nag-alis sa kanila doon eh. Paano mo nasabihin sa kanila yun? Ha? Ang Diyos ang musunod, diba? Kaya nga sila pinaalis doon, hindi sila naging karapat-dapat. Okay? So ngayon, ito pala yung sabi ni Abante, oh. Sa atin daw yung Israel. So, o tayo yung maghahari doon sa Israel, no? Hindi na naman yung nakuha. Yung mga Hudyong mananampalataya, sila doon. Hindi natin pinangako yun. Okay? But anyway, totoo din naman yun, tayo maghahari with Jesus sa buong mundo. Sa millennial reign. But anyway, so yun, so sana gusto nyo maghahari kasama ng Panginoon. Amen? Di yung, okay lang po, yung bakla, tanggap yan. Opo, sige po. Yan pala sabi mo. O si Pope daw, yun, sayo, sunod lang tayo. Siyempre hindi mo gusto. Lalo pag alam mo yung tama. Diba? Sa Tabao, yun ako sa Tabao, pag may ginagawang mali yung boss, yun, ganyan, sunod lang ako, ganun. Ganun. Napahamak na nga ako sa decision mo po. Diba? Kaya ang ginagawa natin ngayon, kahit sa bahay nyo minsan, nag-iisihan kayo. Diba? Kasi inaisip mo yung tama at mali. Ngayon, ang maganda sa millennium reign, pag ang Panginoon na naghari, wala siyang mali. Tama lahat. So, ang sarap nung kasama siya. Pag ang inutos niya, o sige, patayin nyo itong mga ganyan. Walang mali dun. Amen? Pag ginampanan mo yon, may reward ka, at wala kang mali, ang sarap mag-reign. Hindi ka sunod ng sunod sa mali. Sumusunod ka sa tama. At pag inutosan ka, yung inutos sa'yo, tama din. Kaya sana yun yung nakuha natin dito. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, na hindi pa nag-aaral ang Panginoon physically, talagang normal lang na tayo maghihirap. Yun yung sinasabi ni Paul dito. Kaya huwag kayong, yun naman yun. Pagod na lang. Talagang ganun sa panahon ngayon. Amen? Ganun ang sundalo. Yung ibang sundalo ka doon, iniiwan sa ano yun. Oh, dyan lang kayo ha, hold the line. Naku, patay kami dito. Eh, yung utos sa'yo, hold the line, dyan ka lang. Huwag mo na silang papapasukin dyan. Tirahin mo pag lumapit. Eh, paano pag sinugod kami? Hindi, dyan lang kayo. May mga panahon na ganun. Parang ito ngayon, 5 years na tayo, minsan naiisip ko na parang, anong gagawin natin dito? Ganun, hold the line. May ginagawa tayong tama, wala pa tayong nakikitang masyadong fruit. Actually, meron naman. Pero, sa paningin ng iba, amen? Anong utos sa'yo? Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Kasi later, tayo mag-reign with Him. Kaya ito, sabi dito, ito yung pinaka-finale nila this week, no? If we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. Okay, malinaw lang dapat, ha? Hindi yan sa kaligtasan, ha? Obviously, mga mananampalataya na tayo. Ano yung sabi ng believe natin? Kasi mga ibang bagay, natutulog yung sasabi ko kanina, di ba, na maging successful ba tayo as a church? Parang hindi, parang ayaw mo na maniwala. Sabi dyan, kung sakali man, na parang ayaw mo nang maniwala sa sinasabi ng Diyos, sa ibang bagay, ha, sabi dyan, He abided faithful, He cannot deny Himself. So, yun ang maganda doon. Kaya minsan, may panahon na nangihina tayo, kaya ibang mananampalataya na alam mo na, nagnaalala ko itong taong to, sayang naman, nagtapat siya ngayon, tapos biglang laglag. Ay, naisip ko na lang, sana later, in his life, makita rin niya yung totoo, tapos mali pala siya in, kaya katulad niya, mga sumusuporta sa Israel, o kaya ako Palestine, iba, ganun eh. May tinuturong mali, kasi tinuro sa kanya, kahit pinakita mo na mali. I hope and pray, magising, mag-repent, at paniwalaan ng Panginoon. Kasi nangyayari talaga ito, kaya nga sinabi ito. May mga time na ganun. Hindi huwag sabihin na, hindi, ligtas yan. Huwag ganun. Okay? So, balik tayo sa atin. Sa atin, may mga kapatid tayo dito, mahina. Anong gagawin natin?
Hanggat kaya mong tulungan, tulungan mo. Amen? Hindi naman ikaw magbubuhat yung bandang uli, si pastor magbubuhat dyan eh. Diba? Ikaw, makiisa ka lang. Pag sinabi mong alalayan, alalayan, kung may decision si pastor, dapat to, tiwalag na itong matagal na eh. Eh, kaso hindi ikaw magde-decide nun, diba? Magsabi ka lang, baka may point ka dyan, sabihin mo, makakatulong yan. Pero huwag kang, suporta mo lang yung decision na hindi naman sa'yo. Okay? Yun. So, sino magustong dalo sa inyo? Ako, pag may nasolve yun, magpupulis po ako. Parang, naawa akong ewan. Okay lang. Sana, pag-pray na lang natin. Una, maligtas. Diba? Pag ligtas na, mag-decide ang tama. At least, hindi maging corrupt. Hindi makadagdag pa sa mga corrupt. So, tayo lahat tayo, soldier dapat. Amen? Soldier of the Lord. So, ang soldier, mahirap. Pero, may reward. Depende yan. Again, nabanggit ko. Extend lang tayo ng konti. Wala naman ang gagawin. Binabasa niyo yung Bible niyo. Sino yung mga naging general ni, ano, ni David? Sino yung pinaka-general niya? Ha? Sino? Sino yung general ni David? Eliab. Kuya niya yun eh. Eh sabi niya, sino makakasakop nitong lugar na to? Siya yung magiging first, siya yung general. Lagi binabanggit yun eh. Bandang huli, pinatay ni Solomon. Letter J. Jonathan? Jonathan, kaibigan niya yun. Basang-basa kayo, ha? Si Joab. Sino yung kapatid ni Joab? Mga general din yun. Si Abner yung kay, ano yung soul yun. Yun yung pinatay ni Joab. Sino yung mga kapatid niya? Sons of Zeruiah. Si Zeruiah ata is pinsan ba ni David? Sino nga ba yun? Si Abishai? Si... Nalimutan ko rin tuloy. Sa maging general. Ba't sila yung naging general? Hindi dahil pamangkin sila ni David. Kasi sabi niya, sinong matapang? Ito, sakupin niyo to. Diba? Ganon din si Caleb, diba? Bakit sa kanya yung bandang Jerusalem, bukod Judah siya, malapit sa kanila. Ang hirap nun, mga titirahin ka lang, oh, nasa ang taas nung, diba? Eh, kaya natin yan, sige. Eh, nagtagumpay si Caleb. Sa kanya yun? Ang ganda ng lugar niya. Ganon din si Joab, bakit siya yung pinaka-general? Ang tapang niya eh. Walang ibang gumawa nung pinapagawa ni David, siya lang. Kasi ganon yung kahit saan trabaho, turuan niya, no? Ikaw na lang, ikaw na lang. Diba? Ayaw mong mahirapan, ayaw mong mapatay, siyempre. Eh, sinong gagawa nito? Ako na lang, si David. No? Hindi, sige. Magiging general ko, yung gagawa nito, yung tapang ni Joab. Ang bandang uli, galit din si David sa kanya, di ba? Kasi may kalokohan din. Pero still, pinangako ni David yun, siya talaga yung general. Amen? Ang sino general ni Solomon? Kay Sol yung bad eh. Solomon. Tauhan na rin ni ano yun, ni David yun. Yung kanyang guard yun eh. Elite na yun eh. Yung pumatay kay ano, Joab. Tsaka kay ano sino nga ba yung kapatid ni Adonijah? Okay. Kapatid ni sino yung long hair? Sino yung long hair? Hindi ba, yung kapatid ni Tamar? Yung nagrebelde. Si? Yung pinatay, yung sumabit yung ulo sa ano, oak tree. Pinatay ni Joab din. Sino ba yung anak ni David? Sa dulo ng dila ako.
Letter A. Absalom. Oh, Absalom, Absalom. So, ba't yung sinasabi to? Kasi yung mga general na ginawa yung sinasabi ng boss niya, siya rin yung magiging mataas. Si Benaya yung ano ba? Pinatay ni Joab. Okay, si Benaya yung naging general ni Solomon. Kasi siya yung magaling, siya yung matapang eh. Ganun yun. Amen? So, sino yung gusto maging ano dito? Mataas ang katungkulang kahit saan. Ganun yun. Now, yung iba nga, kaya minsan ako, dito na ako nakakainis sa taba ako kasi hindi ko gusto yung ano eh. Kung hindi ka ano doon, pwede kang mag-ano lang. Dito lang ako. Diba? Bahala kayo dyan. Kasi hindi ka all out sa boss mo, diba? Eh, pero pag all out ka kay Jesus, ano, gagawin mo yun. Hindi ka matakot, alam mo, sigurado yung reward. Maganda yung reward. Amen? Sigurado yun. O, anong gagawin mo? Magpakatapang ka na, magpakatapat ka na. Lahat na, gawin mo. Amen? Basta mahirap eh. Yung talaga eh. Yung hirap, lahat ng bagay actually mahirap eh. Mahirap din, sabi nga nila. Mahirap mag-aral. O, ganun din. Pag di ka nag-aral, mas mahirap pa ka sa buhay. Diba? Iba naman, mahirap mag-exercise, eh mahirap ding magkaroon ng sakit. Mahirap ka na mag-exercise, diba? Ah, sundalo tayo, magiging ko tayo sa Diyos. Endure hardness. Again, kayo yung pumili ng hardness na ano nyo. Pero definitely, kung magtatapat ka, mahihirapan ka. Pero, maganda rin reward mo sa Panginoon. Amen? Bukas rin kayo ng Bible, ha? May kakwentuhan ako. Natama. Na, hindi ko rin na, ano yun. Gagawin ko pala ngayon, natapos ko lang ulit ng Bible. Hindi ko lang nalagay. Bahala kong gawin ganito. Old Testament, New Testament. Kasi mas importante talaga yung New Testament eh. Though, hindi siya equal sa Old Testament eh. So, gagawin ko, those, systematic naman yung old and new, pag ganun. Kaso, mas maganda, mas ma-focus talaga sa New Testament eh. Okay? Sige, let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyong mensahe ngayon. Pagamat ito po'y mabigat din, dinaanan lang namin ang saglit lang, but I pray na nasintindihan ng inyong mga anak, Panginoon, na hindi madali maglingkod sa inyo para sundalo, atleta, kung ano man yan. But ang rewards, Panginoon, napakaganda, sigurado, at hindi kami dahil manghinayang sa effort namin sa inyo, Lord. Siguradong mag-ahari kayo at pinapangako nyo dito, ako rin sinabi rin ni Paul, sinabi nyo rin, kung kami nag-suffer para sa inyo, kami naman ay siguradong mag-ahari din. Kasama niyo, Panginoon. So, I believe kayo pa'y mag-ahari muli at kayo may maging righteous ruler, Panginoon. Nawa, yun po yung desire namin. Look forward kami dun, Panginoon. Therefore, ngayon pa lang, maglingkod na kami ng tapat. Ngayon, nakikita namin nakakulangan, kulang pa, hindi pa masyadong maganda ang paglilingkod namin. Ito po'y aming improve, Panginoon. At sa ibang bagay naman, of course, yung mga hindi dapat ginagawa, Panginoon, ito'y iwasan. Dahil ito po'y nakakadagdag sa aming or nakakabawas, Panginoon, sa aming pagtatapat. The more na kami po'y hindi nagtatapat or nakakabawas, Panginoon, either hindi magandang paglilingkod, kasalanan, Panginoon, iwasan. Alam po, Lord, napakaraming dapat gawin. Sa pastor, Lord, ako ay napakalimitado. Hindi ko alam lahat ng kailangan ng mga ano. Alam ko po yung iba, pero minsan iba-iba ng pangailangan. Magabay ng bawat isa, Panginoon. So, I pray, tulungan niyo po ngayon, God. Ngayon din po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami sa simpleng ano pa lang, Panginoon. Bible reading minsan ay hirap din po. Attendance, mag-encourage, mga soul winning. Tulungan niyo po ang bawat isa. Hindi po nag-uusap dito parang pagalingan lang, inukumpara din namin sa iba minsan para maintindihan namin ang standard yung napakataas. Lagi kami dapat may gawin, Panginoon, ng mga panahon na feeling na idle kami, Panginoon. Minsan nakatingin din kami sa iba, sa pangarap namin, kung ano man yan. Ibang tao minsan nagbibigay sa amin ng pangarap, hindi kayo. So I pray na yung plano nyo, Lord, masunod sa amin. Alamin namin kung ano yung kasisiyan nyo, Panginoon. Ano ba yung mag-please sa inyo? Yun po, doon kami mag-focus. Secondary na lang po yung aming pangarap sa buhay. Kung naman yan,
dalangin po, Lord, dahil again, pag naghari, eternity po ito, Lord. Wala nang namatay, ito po forever na mag-ipon na po kami ng mabuting gawa ngayon sa aming buhay ngayon. So, kailangan po, Lord, again, buhay niyo bawat isa. Ay kami activities, Panginoon, bigyan niyo rin kami ng talino, Panginoon, kung paano ito sasagawa. Biyaya, Panginoon, gawaan niyo po yung mga dapat kailangan pa ng kaligtasan. At kami din po, Lord, minsan nakakapagod. Ganyan po kami ng lakas, biyaya. Kailangan po kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.